Ang topic po natin ngayong hapon na to ay how to replace pressure roller, feed rubber and separation pad or yung stripper pad, no? Ayan. So, like and share po muna natin ang ating live. Okay, then comment po kayo ng hashtag Copier Online. So, ayan. Okay. Ayan. Siguro, pwede na tayo mag-start, sir. Okay. So, mabilis lang naman po ito, guys. Madali lang po yung ano natin. Basta sundan nyo lang po yung video namin, yan. Magagawa po ninyo yung ating papalitan or lilinisan. So, tanggalin ko na muna yung sounds ng ating video, okay? So, go. So pwede na po tayo mag-start. Ayan. Yan. Ang una po natin na ituturo is yung pag re-replace ng separation pad. Okay. At saka feed rubber. Feed rubber. Sige. Kung ano po. Ayan, unahin po natin palitan yung feed rubber tsaka yung stripper pad or separation pad. Kung may na-encounter po kayo na paper jam, halimbawa dito, hindi na siya tumutuloy, pwede nyo pong i-check yung separation pad. Kadalasan kasi ang separation pad, hindi na siya ganun kaganda, na lubog na. So, che-check po natin. So, dito po nakalagay yung separation pad natin. Gagawin nyo po, itong lock niya, ibababa nyo lang. Nasa kaliwa. Then, itutulak nyo po ito. Tutulak nyo lang to. Then, marirelease na po yan. So, ito po, dito na nakalagay yung separation pad natin. Yan, napupudpud po ito. Papansin nyo po, yan. Madali lang po ito tanggalin. So, ito, yan, iaangat nyo lang po siya. Nakapasok lang po ito sa butas. So, kung papalitan nyo po ito, itong pinaka-rubber nyo sa ibabaw, tutulak nyo po muna itong metal. Tulak nyo lang po palabas. Yan. Then ito po, naka double-sided lang po ito. Double-sided tape lang. So ito, tulad po nito. So kung napapansin nyo po, ito po yung... Nasa mga boses. So, dinis... So, yan po, no? Tatanggalin po natin yung ano niya, yung bakal niya. Ayan. Tapos yan, may double yan, sided tape kapalit. Na po siya. May double sided po siya si lalim. Yan po. Ito po. Then yung luma, to. Tatanggalin niyo po ito. Yan. Tapin niyo po siya. Yan. Then, ididikit nyo lang po yung bago. Ganun lang po siya, bilis na palitan. Ayan. Then, yung lock po niya. Ayan. Okay po, tapos kakabit na po natin siya dito. So, ito lang po ang tatandaan nyo. No? Ganito po ang position niya. Yan. So, ito, yung butas na ito, nakapasok po siya dito. So, unahin nyo muna yung sa likod. Yan, meron din siya sa likod. Yan. Yan. Separation pad. So, okay na po tayo dito. Susunod po yung feed rubber. Ang feed rubber po, andito po sa taas. Ito. Okay. Kita ba, boy? Kita. So, dalawa po ang feed rubber dito. No? Tanggalin muna natin yung nasa unahan. Nasa pinakaloob. So, may lock po ito. No? Silak. Yan. May silak po siya.
Hihilain nyo lang po pa kanan. No? Ito na po yun. Yung feed rubber niya. Hihilain nyo lang po siya pa kanan. So, ganito din po yung ipapalit sa kanya. Isang set na rin. So, pag ikakabit nyo po. So, ito, yung rubber lang po. Rubber lang. So, tatanggalin nyo lang po ito. Nakikita. Yan, meron po tayo nung may hub niya or yung housing, meron naman po yung rubber. So, kung okay naman po yung hub ninyo, kasi hindi naman po masyadong nasisira itong hub na to. Ito, mapansin nyo, hindi ito masyadong nasisira. So, kaya rubber na lang po yung pinapalit natin. So, yan po, pagka manipis na, ipapalit nyo lang po ng ganyan. Ganyan lang po yung kanyang pagkabit. So, ayan. Same din po dun sa isa. Dalawa ayan, po kasi isa. Yan. Ayan, may ayan. Lock din po siya. May C-lock din. Ayan. Ito naman po, hindi niya siya mahihila pa kanan. No? Tatanggalin niyo po yung bushing niya. Ito, may bushing po siya. So, ingatan niyo po. Tabi nyo lang po. Hindi siya mawala. Ayan. Ayan po. Pero parehas lang po ito. Ayan. Parehas lang po silang dalawa. So, pagka ibabalik nyo, pasok nyo lang po. So, baka magtaka po kayo, no? Wala pong laman ito. Ayan. Pasok nyo lang. Then, may bushing din siya sa kabila. Pasok niya ang pangat. Ayan. Then yung bushing. Silak. Okay na po. So, ikabit na rin natin yung pinalitan natin. Kung mapapansin niyo po, magkaiba po yung kabila, no? Ayan. So, may one way po dito. Dito wala. Plastic lang siya. So, ang kabit nyo po, pag ganito. Hindi po pwedeng naka-ganito kasi baliktad po yan. Hindi po mag-feed. Magpe-paper jam po yan. So, dapat ganito po ang position. Paglalagay natin. So, itutulak nyo lang po, pakaliwa. Yan. Ayan, ikabit na natin. So, ikabit na po natin. Ito na, susunod natin yung pinagpalit, yung napalitan natin, stripper pad or separation pad. Yan. So, mapapansin nyo po, may butas po yan, kabilaan. Ano? May guide. May guide po. So, dito, yung bakal niya. Ayan, ipapasok nyo lang po siya, no? Pasok nyo lang po. Kabilaan. Then, yung dito sa taas. Ayan, kabilaan din po yan. So, unahin nyo muna yung sa ilalim. Yan. Tapos po, habang inaangat nyo po ito, hawakan nyo yung stripper pad pababa para hindi po tumama dun sa feed rubber sa taas. Yan. Yan. Pagka naitulak nyo na po, yung lock dito, sa kaliwa, ibaba nyo po. Taas. Yan. Pagka naikabit nyo na po. Ayan. Press nyo po itong button para umangat. Ito pong button na to, pagka nag-paper jam siya at hindi nyo makuha yung papel dun sa loob, i-release nyo muna.
So, i-press nyo lang din. I-hold nyo lang po siya. Bababa po yung lifter natin. Ayan. Para makakuha nyo yung paper jam sa loob. At saka makapagpalit kayo ng separation pad at saka nung feed rubber natin. Then, itong guide na to. Adjustment po ito, no? Para po dun sa thickness po ng papel. Ganon din po dito. Ayan. So, itong mga naka-adjust sa kanya is mga default size na po, default na po dun sa thickness ng papel. Ayan. So, nasa regular regular size lang po yung ating adjustment. Ayan. So, yan po, nagbabago-bago po ng adjustment yan kapag nagpapalit po kayo ng papel. Halimbawa po, board type ang gagamitin nyo. Siyempre, i-adjust nyo rin po yan dyan ng pang board type. Ayan. Pati po yung nandito. Kasi hindi po magpipid yan. Kahit anong gawin natin, hindi po siya magpipid kahit magpalit po kayo ng bagong stripper pad tsaka yung feed rubber. Hindi po yan magpipid na maayos kapag ka yung adjustment ninyo dun sa band paper ay hindi po tama. No? Yan. Adjustment na ito po counterclockwise. Pag ganito po. Yan. Next po natin na ano, is yung lower roller. Sa lower roller naman, kadalasan, pag nagpapalit, yung copy natin, meron dumi sa likod. Tulad nito. So, limbawa, nag-print kayo, sa likod niya, madumi. No? O kaya, kadalasan, merong print na hindi nakukuha. Yan. Doon din sa pressure, roller. Open po natin yung front cover. Open po natin yung drum assembly. So, tatanggalin po muna natin yun, no? Kasi yung pressure roller po niya ay nandito po siya. Located po siya sa loob ng makina. Ito po siya. Ayan. So, saglit lang. Ayan. Ilaw. Diyan ka muna. Ilalapit ko yung ating napakaliwanag na ilaw. So, ayan. Kaya pa. Ayan. So, ayan. Okay na yun, sir. Sige, para makabelo ka. Okay. So, ito yung ayan pressure roller niya. Ayan po. Kita niyo na po, guys. Ayan. So, medyo maliwanag na tayo. Minsan, pagka marami na nakakopya itong machine natin, itong pressure roller natin, dumudumi. So, dito halos lahat dumidikit yung ink. No? Pwede nyo po munang linisan to kung kaya pa naman. Pero mapapansin nyo kasi kung ano, kung medyo deform na siya. So, kailangan nyo na siyang palitan. Yeah, may isang tornilyo lang po siya na tatanggalin. Nandito po siya sa bandang ano. Yeah. Ingatan niyo lang po na hindi mawala itong tornilyo, no? Kasi iba po ito. Special tornilyo po 'yan. So, ayan. Isang tornilyo lang po tapos hawakan niyo siya dito sa may bearing niya. Kabilang dulo. Kabilang dulo sa bearing. Ayan. Angat nyo lang po. So, ito na siya. No? Pwede nyo pong punasan kung sakaling okay pa naman at puno lang ng ink, linisan nyo lang po. Ayan. Ano po ang pwede natin gamitin pang linis dyan, sir? Mas maganda kung kerosene. No? Okay. Kung may gas po kayo, pwede nyo pong punasan ng gas or kerosene yung inyong rubber. Sa ngayon po kasi na mapapansin po ninyo yung thickness ng ating pressure roller ay makapal pa siya. So hindi po muna natin siya kailangan palitan kapag ganyan po. So pagka manipis na po 'yan o kaya punong-puno na po ng ano ng yung mga ink na nakakapit sa kanya. Yun po, pwede na natin siyang palitan. Pero matagal po ang lifespan ng ating mga pressure roller.
So, yan guys. So, ganun lang ang paglinis niya. Pupunasan lang ng, kung meron kayong kerosene or gas, yan, pwede siyang punasan ng ganun. So, ayan. So, ito. Babalik na natin siya, no? Kung sakaling papalitan natin or nalinisan yun, ha? Babalik lang natin yan siya. Hawakan niya lang din sa magkabilang dulo ng bearing. Yan. So, ito po, no? Yung pinaglalagyan ng bearing. Yan. May guide po yan dyan kung saan naka, ano yung bearing niya. Sa kabila, sa dulo. Kabilaan lang siya, no? Yan. Papatong nyo lang po yan guys doon sa guide, yung bearing. Yan. So pag okay na po, na ilagay nyo na po na maayos, check nyo rin po ha, na kailangan pantay po yung magkabila. Yan, dapat maayos pantay. Maayos po yung pinaglalagyan ng bearing. Importante po na yung Phillips screw na gagamitin nyo is malakas po ang magnet. Mahirap po kasi pagka mahina ang magnet, yung tornilyo mahulog sa loob, mas mahihirapan po kayo. Make sure lang po na maganda yung Phillips screw. So guys, yan na. Palitan na natin or nalinisan na natin yung ating pressure roller or lower roller. Ganyan lang po yung ating paglinis. So, napakadali po gawin. So, kahit kaya po guys, kayang-kaya niya na po siyang gawin. Ayan. So, view ko na lang ng ganito. Saglit lang. Ayan. So, ayan. So, medyo bumababa yung ano natin. Camera, ayan po. Yan. Sige, testing nga po natin sir ng ano, kopya. Yan, may master na po yan guys ha. Angat ko lang ng konti. Na-masteran na po yan. So, ayan. Makita nyo, dire-diretso pa rin yung kanyang feeding. So, naka-default pa rin tayo kagaya ng anong sabi namin kanina. Kailangan default yung ating setup. Ayan. So guys, ganun lang po kadali, no? So napaka simple. Magpalit. Magpalit lang ng ano po. So bead rubber tsaka ano po ng ating pressure roller. Pressure roller. Kung halimbawa po yung kahit kayo na lang po diyan sa ano ninyo, sa area ninyo, pwede niyo na po siyang magawa. Ayan, okay guys. So bali 'yun lang naman po, no. Kung magpapalit tayo nitong rubber na to. Ayan, tsaka ng stripper pad. Bakit mapansin niyo po kapag ang stripper pad ninyo ay medyo lubog na 'yan nandiyan, no. Papalitan na po talaga 'yan. Or kung gusto niyo baliktarin, try niyo baliktarin, pang remedyo lang. Pero masuggest ko is palitan na natin ng ganito. So ganun lang siya ka simple. Kung masusundan niyo 'yung ating videos po ngayon, araw na 'to, 'yan po. Pwede niyo na pong o-order lang po kayo sa amin ng mga ganitong pyesa. Ang price po ng ating pressure roller sa A4 size po is 2,250. Then, yung ganito naman po is 300 pesos lang po ito. So, matagal naman po ito, sir, nasisira. Yan. Pagka napupudpud lang. So, pati ito, matagal din po ito. Kapag manipis na po yung ganyan nyo. Ayan. So, 780 lang po presyo ng rubber natin. So, kung may hub po yan, medyo mahal po. So, okay guys. Bali, yan lang po. Para sa ngayon po, yan lang po muna ang inyong mapapanood na video. So, maraming salamat po sa inyo. Pali dito na po natatapos yung ating live.